Kahit sa ang sulok kaman ng mundo, sa tulong ng makabagong teknolohiya ay hindi mo masyadong mararamdaman ang iyong kalayuan sa mga taong malapit sa iyong puso. Dahil gaano man kalaki at distansya sa isa't isa, ay isang pindot lang ay makakapagpadala ka na ng mga sulat o mensaheng nais mong iparating sa iyong mga mahal sa buhay na agad naman nilang matatanggap. Ngunit kung hindi na kaya ng mga litra na iparating ang saloobin at makapagpawi ng hinaing na makita ang taong kausap at upang makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, ay pwede itong maibsan sa pamamagitan ng video call. Ang video call ay isang aktibidad na kung saan nakikipag-usap ka ng live sa isa o higit pang tao na hindi mo kasama sa pisikal na espito sa pamamagitan ng isang smartphone, computer o laptop na may kamera at internet. Direkta mo ritong makikita at naririnig ang iyong kausap kahit na magkaiba ang lugar at magkasalungat ang inyong mundo. Ang pinagmulan ng video call ay masusundan sa kalagitnaan ng 1950s sa Pilipinas. Matagal na panahon bago pa man magsimula ang tinatawag nating Digital Age. Ang pinakaunang videophone o ang two-way television telephone ay inimbento ng isang Pilipino engineer at physicist na si Gregorio Zara. Isa lamang itong science fiction noon. Ngunit nagbago ang lahat taong 1955 nang ipinakilala ang pinatente o patented niya itong isang photophone signal separator network. Subalit hindi ito gaanong naibinta at agad na nakilala hanggang sa 1960s nang magsimula or hanggang noong 1960s nang magsimulang gumawa ng bagong modelo ang AT&T ng videophone o picture phone para sa mga pangangailangan ng publiko. Sinimulan itong ilabas taong 1964 sa New York World's Fair. Ngunit nabigo rin silang pasikatin ito sa panahong iyon. Sa pag-usbong ng tinatawag nating Digital Age, simula sa taong 1990 ay tuluyan nang nakilala ang videophone. Dahil bukod sa napakadali nito ang komunikasyon ng magkalayong tao ay sinasabing nakakatulong din ito sa mga taong may diferensya ang pandirig or may diferensya sa panrinig or yung mga bingi. Tunay nga na malaki ang naiambag ni Sara sa pag-usbong ng panibagong teknolohiya. Dahil bukod sa video phone or dahil bukod pa sa video phone ay marami pa siyang kontribusyon at mga bagay na nidiskubre at naimbento na nakakatulong ngayon sa lipunan. Si Zara ay isang tanyag na Pilipinong imbentor, inhinyero at dalubhasa sa pisikang nuklear na isinilang noong 8 ng Marso 1902 sa Lipa, Batangas. Nagtapos siya ng bachelor sa mechanical na inhinyeriya noong 1926 sa Massachusetts Institute of Technology at Master sa Siyensya sa University of Michigan.
Ibinahagi niya sa mga Pilipino ang mga pinakaabanting kaalaman sa siyensa at inhinyeriya sa pamamagitan ng kanyang mga pananaliksik, siyentipikong sulatin at pagsasanay sa mga nakababatang siyentista. Nakakuha siya ng 30 international na patent para sa mga ito. Dahil dito, inigawad sa kanya ang pambansang alagad ng agham noong Hulyo 1978. Si Zara ay sumakabilang buhay nang dahil sa sakit sa puso sa edad na 76. Naiwan ang kanyang asawa na si Ingracia Loconico, dating Miss Philippines, at ang apat pa nitong mga anak. Kahit ano pa may makikilala natin siya bilang isang tanyag na Pilipinong unang nakaimbento ng video calling phone. Si Sara or si Gregorio Sara ay ipinanganak sa Lipa, Batangas, at isa sa mga kilalang siyentipiko mula sa Pilipinas. Noong 1926, nagtapos si Gregorio Zara mula sa Massachusetts Institute of Technology na may Bachelor of Science degree sa Mechanical Engineering. Noong 1927, natanggap niya ang kanyang Master's degree sa Aeronautical Engineering mula sa University of Michigan. Noong 1930, nagtapos siya sa isang Doctorate of Physics mula Sorbonne University. Noong September 30, 1954, ang engine sa eroplano na may alcohol or alcohol na gawa ni Gregorio Zara ay matagumpay na sinubukan at pinalipad sa Manila International Airport na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport. Natuklasan at naimbento ng siyentipikong si Gregorio Zara ang mga sumusunod: imbento ng dalawang-way television telefono or two-way television telephone video phone noong 1955, na patintadong bilang isang network signal ng telephone separator network or telephone separator network. Natuklasan ang pisikal na batas ng electrical kinetiko paglaban na tinatawag na Zara epekto or Zara effect noong 1930. Imbento ng isang airplane engine na tumakbo sa plane alcohol bilang fuel taong 1952. Pinabuting paraan ng paggawa ng solar energy kasama ang paglikha ng mga bagong disenyo para sa isang solar water heater or solar sorber, ang sun's tube at solar battery noong 1960s. Ang imbento ng isang makina pagputol or engine cutting machine noong 1952. Dinisenyo ang isang mikroskopyo na may collapsible stage. Nakatulong sa disenyo ng robot na Marex X-10. Kasama rin sa listahan ng mga nagawa ni Gregorio Zara ang mga sumusunod na mga parangal: ang Presidential Diploma of Merit, ang Distinguished Service Medal noong 1959 para sa kanyang mga pangunguna sa gawa at tagumpay sa solar energy research, aeronautics at television, Presidential
Gold Medal at Diploma of Honor for Science and Research noong 1966. Ang award ng Cultural Heritage para sa Edukasyon sa Agham at Aeronautic Engineering.